So, habang naghihintay tayo ng boarding natin dito sa Bangkok, there you go. Let's talk business, guys. Kung confused ka pa rin ano hanggang ngayon kung anong online business industry yung gagawin mo at kung sinong coach yung ipa-follow mo, and then at the same time, sino bang mga content creator na gusto mong sundan para hindi ka na mag-ubos ng oras, ba? Diba? Kasi, syempre, time is limited, tas ang dami mong aaralin, mai-stress ka, ba? Diba? Ang dami mong kailangang i-implement, no? Learn, implement, mojo. So, dapat napakahalaga na alam mo sa sarili mo kung saan ka mas fit. Kasi, ako man, no, nung during the pandemic, lalo na nung pandemic, no, nandun ako sa point na gusto ko nang iwan yung affiliate marketing, yung pagiging high ticket closer, kasi hindi na ako masaya. Ang daming nang iistorbo sa akin, umuusok yung chat message ko ng mga time na yun, natatabunan na yung message ng mama ko, no, hanapin ko pa, isa search box mo pa siya, diba, kung ano ng mga hinahanap niya ako, anak, nasan ka na ba? Yung mga ganun, diba, so, ang kailangan natin gawin, ano, guys, lalo na kung empleyado ka pala ngayon, tapos medyo nauntog ka, na-realize mo, paano nga ba talaga ginagawa nila, Coach Princess, yung ginagawa nila, diba? So, napakahalaga nitong mga steps na ituturo ko sa'yo. So, para sa'yo to, kung aspiring entrepreneur ka, online, digital, no, yung mga digital trends ngayon, gusto mo sumabay, at let's say, ayaw mo na nung empleyado setup, di ba? Let's say, mas malaking pangarap mo, na-realize mo na mas dun ka mas magkakaroon ng edge para ma-afford mo yung economy ngayon. And hindi na question ngayon yan kasi marami na talagang ano, nag-earn sa YouTube as a vlogger, di ba? Content creator, affiliate, no? A course creator, no? Kagaya ko. Let's say freelance, no? Pag freelancer naman, kanya-kanyang mga ano yan eh, kanya-kanyang expertise, no? Pwedeng funnel, pwedeng ads, pwedeng email marketing, pwedeng social media marketing. Kami mga coaches, lalo na pag yung mga course creator na talaga, may mga website na yan, may automated chatbot na yan, may mga funnels na yan, marunong gumawa ng ebook, course creator, yun yung mga talagang overall na, diba? Kumbaga sa ano yan, PhD, ganun, di ba? Kasi kaya nila mag-setup eh. Lahat-lahat na yun. Lahat-lahat ng angulo ng digital marketing, no? So, talagang tumutulong sa mga business owners na ma-scale yung business nila. So, ikaw, no, saan mo ilalagay yung sarili mo? Saan mo isusok-sok yung sarili mo doon? Well, naiintindihan kita, nagigets kita kasi pinagdaanan ko siya, guys, no? Dumating ako sa point na hindi... Ma'am, can your attention please? Yes, please. Waiting for passenger. Tuloy tayo, guys. Dumating ako sa point na yung pagiging top earner, top affiliate, hindi ako masaya, no? Kasi yung mga tao na nakukuha ko doon, bahog-bahog. Kumbaga, aspiring online entrepreneur sila, pero hindi nila naiintindihan. Ang nasa isip lang nila, wala silang gagawin, kikita sila. Yung mga ganun tipo. So, nakakapagod turuan yung mga ganun. So, bumitaw ako sa mga ganung uri ng tao. Ang ginawa ko, kahit mahirap... So, ang ginawa ko, yung mga taong pili lang, yung mga tinarget ko na audience, niche down. Kumbaga, sila lang yung mga tao na open na yung mind nila, na kailangan talaga nila ng business system, kailangan nila mag-scale ng negosyo nila, may existing business na sila, no? And then, at the same time, willing sila na mag-invest ng time and money para sa negosyo nila. So, yun lang yung mga tao na yun. Kasi kapag tinarget ko yung mga talagang newbie-newbie, ang hirap turuan nun. So, dapat ganun ka rin sa business mo, na dapat alam mo sa sarili mo, number one, kung ano yung skills mo, ano yung talent mo, ano yung passion mo, ano yung expertise mo. Sa una talaga niya, mga ngapa ka pa lang ng niche mo, no? Hindi pwedeng nag-niche down ka agad. Hindi totoo yung sinasabi sa YouTube na kailangan niche down ka agad. No, ako ang dami kong tinry noong mga time na yon, no? Ang dami kong sinubukan, ang dami kong ang courses na pinagagawa eh. 'Di ba? Hanggang sa malaman ko talaga kung ano yung unique offer and unique product, and then at the same time na iba na talagang sa tingin ko makakatulong sa mga tao, but at the same time yun yung offer na hindi lang siya basta gaya-gaya po tumaya, no? Ang ginawa ko, no,
I had to diversify muna nung una. Inalam ko muna yung talent ko, yung skills ko. Nag-learn muna talaga ako na nag-learn for 4 years. Talagang inisip ko talaga na kailangan kong maging totoo sa sarili ko na hindi ko pa alam talaga kung para saan ako. So, ang dami kong natutunan, ang dami kong inaral, ang dami kong finalo ng mga influencer, ng mga coaches. And darating talaga sa time na kumbaga ikaw din malilito ka rin kung sino yung coach, kung anong industry ka papasok, no? And then kung ano yung una mong aaralin. So, mahabang journey yan, no? Pero ang mahalaga, willing kang dumaan sa proseso. No, huwag mo siyang i-bypass. Kasi kapag binypass mo yan, ang nasa isip mo lang is yung mga hype ngayon sa digital trend, no, sa industry natin. Wala. Hindi siya mag-work. So, kailangan mo talagang sa personal branding na tinuro ko sa mga students ko, napakahalaga talaga ng internalization, ng deep dive. Kasi kapag hindi mo inalam sa sarili mo kung saan ka magaling, kung saan ka mag-excel, magiging kokopyahin mo lang yung iba, di ba? Tapos, ang mangyayari niyan, kung kani-kanino ka pa-follow, kung kani-kanino, taga-nood ka lang, di ba? Taga-consume ka lang ng content, pero hindi ka talaga nagiging, kumbaga, go-to or leader type sa industry natin. Kung saan, ikaw yung creator, ikaw yung leader type, ikaw yung nagpo-provide ng value. So, mapapansin mo sa mga tao ngayon, karamihan, consumer sila. Taga-consume sila ng content, di ba? So, ikaw, huwag kang maging ganun, no? Ang gagawin mo, ikaw dapat na nagpo-provide ng value, no? Ikaw yung mismong naghahanap na ngayon sa sarili mo kung paano mo magagawang maging isa sa mga go-to leaders ngayon. And then at the same time, nagfa-follow ka ng mga coaches pero in line doon sa gusto mo na talagang gawin. Okay? So, napakahalaga nun, guys. So, I hope na may nakuha kayo kahit konti dun sa pinaliwanag ko. Kasi, sa panahon ngayon, this is the trend, no? Ina-expect nga na yung industry ng digital marketing, coaching business, etc. is papalo siya ng $3 billion by 2025. So, kung gusto mo ring maging coach, no? Paspasan mo na ngayon yung learning, no? Kasi, halimbawa, meron kang passion. May student ako, no? Gusto niyang mag-alaga ng mga, maturuan yung mga parents na i-homeschool yung mga anak nila na may mild autism or may kailangan ng special attention. Actually, yung ano ko rin, no? Yung anak ng partner ko, no? So, si Rob, no? Nasa US siya. And then, nag-aalaga siya. Ang specialty niya is how to take care of kids na merong autism. So, sabi ko sa kanya, okay, bigyan kita ng access dun sa isa sa mga course ko. Total English yun, hindi ko pa natatranslate sa Tagalog. No? Aralin mo siya, malalaman mo kung paano mo gumawa ng e-book, no? At paano mo siya ibebenta sa Amazon. So, imagine kung meron siyang e-book na halagang $20 lang, no? And then sell it to 1,000 people. Ganun kalaki yung pwede niyang kitain every month, no? Nang wala siyang ginagawa. As in, kailangan niya lang kumuha ng mga keywords sa Amazon para ma-promote or ma-advertise yung kanyang e-book or offer. So, marami, no? Maraming sobrang pwedeng pag-aralan. Nasa sayo lang yan kung ano ba talaga yung path mo, no? Una, alamin mo muna sa sarili mo kung ano ba yung galing mo, yung husay mo. Tapos, pangalawa, maghanap ka ng imo-model mo, no? Isa hanggang dalawang mentor. No, pag marami kang sinundan, mahihilo ka dyan, no? Mapapagod ka. Tapos, pangatlo, no, sumabay ka na, aralin mo siya, tutukan mo siya, i-implement mo siya, fail fast, and then mag-start ka na na ikaw yung maging content creator kaysa ikaw yung maging content consumer. Okay, so I hope marami kayong natutunan doon. Ha? So, let's do this. I'm gonna see Philippines mamaya. Yan yung plane natin. It's Thai Airways tayo ngayon. Mahal yung Philippine Airlines. Okay, have a great day, guys. See you mamaya sa Philippines. Makikita ko na may family ko. Sobrang excited ako. Bye!